What a way to open up the 2022 free agency, mga idol. One of the better players, one of the best players in the world na si Kevin Durant ay nag-request nga ng trade sa team ng Brooklyn Nets. Very surprising indeed, mga idol, na itong si KD ay magre-request ng trade. Pero sabi nga sa mga report, mga idol, ay ilang linggo na nga daw na hindi kinakausap ni Durant ang team ng Brooklyn, ang kanilang front office, patungkol nga sa sitwasyon ni Kyrie Irving at sa kanyang future. Kaya naman parang inaasahan na din ng Brooklyn, mga idol, na ito nga ang mangyayari. At nagkatotoo nga, mga idol, ang kanilang bangungot. Pagpasok pa lang ng free agency ay ayun, si KD gumalaw na nga. At hindi na rin natin siya siguro masisi, mga idol. Napakadaming drama, napakadaming kaguluhan sa team ng Brooklyn Nets this past year. At eto ngang si KD ay parang ayaw ng ganong experience. Kaya nga gusto niyang lumipat ng team. At ilang minuto nga, mga idol, matapos na maibalitang ito, half of the league nga daw, ang kalahati ng buong NBA ay tumawag na nga daw sa Brooklyn Nets about sa pag-acquire kay Kevin Durant. Nagkakandara pang mga NBA teams, mga idol, dito kay KD. Pero ang mga preferred na destination nga daw ni Kevin Durant, mga idol, ay ang team ng Phoenix Suns at ang team ng Miami Heat. Pero ang bad news nga, mga idol, sa dalawang NBA team na ito, sinabi nga ng team ng Brooklyn Nets, nirequire nilang Suns. Ibigay nyo muna sa amin si Devin Booker kung gusto nyang makuha si KD. Sinabi naman nila sa Heat, kung gusto nyo si Kevin Durant, ibigay nyo sa amin si Bam Adebayo. Yan nga ang kanilang request sa dalawang team na gusto ni Kevin Durant. At syempre kung ako din ang team ng Brooklyn Nets ay ganyan din ang aking gagawin. Si Kevin Durant ang aking tinitrade. Ayoko lang ng pangit na kapalit. Gusto ko yung ka-value din talaga neto ni KD. Kaya naman parang i-analyze talaga, mga idol, ni Sean Marks, GM ng team ng Brooklyn, ang mga trade offers sa kanya ng mga ibang NBA teams. Ano ba, mga idol, ang best offer para kay KD? Pero anyways, mga idol, nais kong marinig at mabasa ang inyong mga opinion about nga dito sa trade request ni Kevin Durant. Komento nyo lamang sa ating comment section. At sa ating next balita nga, mga idol, hindi pa dyan natatapos ang mga pasabog dahil eto nga si Bradley Beal ay nag-sign ng Supermax contract na 5 year, $251 million. Largest contract in NBA history, mga idol, para nga mag-stay sa team ng Washington Wizards. At eto namang si Devin Booker, mga idol, ay hindi rin magpapahuli dyan. Nag-sign nga rin siya ng Supermax contract extension na 4 year, $214 million. Mukha ngang may magsiselebrate, mga idol, mamayang gabi itong si Bradley Beal at si Devin Booker dahil sinign lang naman nila ang pinakamalalaking contract extension nga sa history ng NBA. At ito pa nga, mga idol, ang ilan sa mga kaganapan ngayong free agency. Ito ngang si Anfernee Simons ng Blazers extension, 4 year 100 million. Daniel House pumunta sa Sixers. Deal, mga idol, ito namang si Oladipo nagstay sa team ng Miami Heat, 11 million sa isang taon. Lu Dort balik sa team ng OKC, 5 year 87.5 million. At ito namang si PJ Tucker, mga idol, 3 year 33.2 million, fully guaranteed sa team ng Philadelphia 76ers. At parang ang team ng Rockets, mga idol, ay binalik lang ang kanilang mga player dati sa team ng Houston Rockets. Kaya nga dapat daw palitan ang pangalan nila, Philadelphia Rockets. Pero anyways, mga idol, yan nga ang ilan sa madaming kaganapan sa NBA Free Agency ngayong araw. Maraming nang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!